Magsitayo na po. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na kayo'y padalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa amin ngayoy dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa amin ngayoy naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Praramihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa aking tipan.
ikaw at ang iyong lahi. Sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal, antipanya kailanman. Nasa isip ng may kapal, ang tipanya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating ginitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako rin ginawa kay si Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mitin niya't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin, at sinasabi ninyong siya'y ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo."
Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kaniyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ako'y ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Patuloy na nagpapagalit sa mga Pariseo at Saduceo ang salita ni Jesus na ako'y ako na. Kung itatranslate po natin sa English, I am. Walang predicate. Yung salitang I am ay complete in itself. I am. Ako'y ako na. Wala nang kailangang paliwanag. Ito ay salita ni Jesus ng pagsaksi sa kaniyang pagka-Diyos. Kaya nga ganun na lamang ang galit ng mga Hudyong kaniyang kausap, particularly the Pharisees and the Sadducees. Bakit sinasabi ni Jesus na ako'y ako na, or I am? Kasi alam nila sa kanilang kasaysayan, ang Diyos ay walang mukha. Alam nila na sa kanilang kasaysayan, ang sino mang magsabing siya ay nakakita sa Diyos o magsabi ng pangalan ng Diyos, siya ay dapat mamatay. Pero sa ganitong karanasan, iminumulat ni Jesus ang isang katotohanang ako'y ako na. I am. Bakit po? Dahil sa kasaysayan nila, sa kasaysayan ng mga Israelita, ang Diyos ay nakatago. Yun bang ang Diyos ay nagsasalita sa apoy? Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng ulap? O ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kulog at kidlat? Pero sa panahong si Jesus ay nagpakilala sa Ama, nagkaroon ng mukha ang pagka-Diyos ng Diyos dahil kay Jesus. Dahil sa poong Jesus Nazareno, nagkaroon ng mukha ang Diyos na nakatago at hindi kilala. At ito ang hindi matanggap ng mga Hudyo, hindi matanggap ng mga scholar ng bayan, ng mga Pharisees and Sadducees. Bakit sinasabi ni Jesus na ako'y ako na? I am. Upang ipakita sa lahat na ang Diyos ay hindi Diyos ng kahapon. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kinabukasan. Kung hindi ang Diyos ay Diyos ng kasalukuyan. God is a God of the present time. Nangangahulugang hindi sakop ng panahon ang Diyos. Kaya ipinapakita ni Jesus ang katotohanan ang pagka-Diyos ng Diyos ay makikita sa Kaniya at makikita sa Kaniyang salita. Kaya po sa ating pamumuhay bilang tagasunod
ng poong Jesus Nazareno, nagkakaroon ng katotohanan at buhay ang kaniyang mga aral kung ito ay ating isinasabuhay. Ang pagsasabuhay ng mga salita ni Jesus, ng poong Jesus Nazareno, is an affirmation para sa ating lahat na tayo ay maniwalang ako'y ako na. I am. Hindi niya sinabing I was. Hindi niya sinabing I will be. I am. Present time. Upang maranasan natin na sa bawat yugto ng buhay, ang Diyos ay ating kasama sa ating kasaysayan. Sana sa ating paglalakbay ngayong araw, anuman ang ating endeavors, anuman ang ating gagawin sa maghapon, isipin nating kasama natin ang Diyos at the present time, at the present moment, and experience God in His goodness and in His grace. Huwag nating hayaang lumipad sa isip natin na ang Diyos ay ang Diyos na inatenan ko ng misa kaninang umaga. Hindi po. Ang Diyos ay ang Diyos na kasama ko anumang oras, anumang sitwasyon, anumang kalalagayang meron ako sa ngayon. Upang tayo sa pagdating ng panahon ay makasama ni Jesus sa kaniyang kaharian. At masabi nating ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan. Ang kamatayang espiritual ang pinakamahirap buhayin. Kaya sa ating pamumuhay bilang tagasunod, bilang deboto ng poong Jesus Nazareno, ay mamuhay ng buhayang espiritual upang maidala natin sa ating physical na pamumuhay. Ang Diyos ay kasama natin anumang oras ng buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagabay sa ating pagpupunyagi sa pananampalataya patungo sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus, manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, may pagkalobnawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham, manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang diwa ng ating pananampalataya, naway ganap natin may padama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso, manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga may sakit at binabagabag na mga suliranin, naway magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama sa paglalakbay, manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Panginoong Diyos, igawad mo ang aming mga kahilingan at panatilihin ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa
pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming andog, ang tinapay at alak na ito, andog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat.
Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ang nakagagaling na utot sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you, peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos ng kahapon, ngayon at bukas. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. The Lord is my light and my help. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Before whom shall I shrink? There is one thing I ask of the Lord, for this I long, to dwell in the house of the Lord all of the days of my life, to savor the sweetness of my Lord, to behold his temple. Oh Lord, hear my voice when I call. Have mercy and answer me. It is your face, O Lord, death I seek. Hide not your face. Hide not your face. Hide not your face from me. Announcement, pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa iyong piging na banal ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.